Ito nga raw mga idol ang plano ng team ng Golden State Warriors sa parating ng free agency. Ayon nga kay Anthony Slater mga idol, ipa-priority nga daw nila itong si Kevon Looney. Siya nga raw ang nasa number one list na ito nga ni Bob Myers para nga ibalik next season. What is the number one priority, do you think? I think it's Kevon Looney. At ang rason nga niya ng mga idol ay dahil wala na ngang backup center pa itong team ng Golden State. At hindi nga rin daw agad-agad kasi na isasabang itong si James Wiseman sa kanilang ang starting center spot. Dadahan-dahanin nga nila mga idol ang pagbabalik neto ni Wiseman. Kaya priority ngayon eto nga si Looney mga idol dahil proven na nga daw siya na kaya niyang mag-start dito nga sa championship contending team ng Warriors. At dagdag pa nga ni Steve Kerr dyan mga idol na sana nga daw ay mabigyan ng fair contract etong nga si Kevon Looney. At gusto niya nga rin daw na bumalik etong si Kevon sa kanilang team next season. At ang iba pa ngang mga plano nila mga idol, ibabalik nga daw etong si Damian Lee pati na rin si Juan Toscano-Anderson. So kagaya nung sinabi ni Bob Myers mga idol, wala nga talagang aalisin dito sa team ng Golden State Warriors. Lahat ibabalik, iraranit back nga nila mga idol kahit sa kanilang mga role players. Sabi nga mismo ni Bob Myers, our goal, our hope is to bring all the guys back. At yan nga mga idol ay magandang plano mula kay Bob Myers. Dapat lang talagang ibalik nila mga idol ang bawat isang player. Subok na nga sila mga idol at pinatunayan na nila na kaya nilang manalo ng championship. Kaya't bakit pagguguluhin? Di ba't may kasabihan pa nga mga idol, if it ain't broke, don't fix it. Yan nga mga idol ang paninindigan ng team ng Warriors. Pero ayo mga idol, may iba ba kayong opinion? Sa tingin nyo ba maganda ang plano ni Bob Myers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At sa ating next balita naman mga idol, mukhang lalakas ang team ng Portland Trail Blazers next season mga idol. Kinuha na nga kasi nila officially si Jeremy Grant. Trade ang naganap ngayong araw. Binigay nga ng Blazers ang kanilang 36 pick ngayong 2022 NBA draft at binigay ang kanilang 2025 first round pick. Kapalit naman niyan ay binigay ng Pistons ang kanilang 46 pick this year at pati nga rin si Jeremy Grant. At itong ang move na ito mga idol ay siguradong magpapasaya kay Damian Lillard dahil ito nga ay ang sagot sa matagal nang problema ng Blazers. Alam nyo ba na itong mga nakaraang season lang, ang Blazers ay top 5 rated pagdating sa offense. Pero yung depensa nga nila mga idol ay kulelat, nasa top 5 nga rin kaso sa hulihan. Kaya't sa trade na ito mga idol ay baka umangat sa depensa ang team ng Blazers. Kilala nga kasi si Grant pagdating sa kanyang depensa mga idol, kaya niyang bantayan 1 to 4 positions. Kaya naman siguradong mag-i-improve mga idol ang team ng Blazers next season sa depensa. At baka makita na nga rin natin sila sa playoffs next season. Next balita naman tayo mga idol, team ng Los Angeles Lakers expected nga na i-pick up yung option dito nga para kay Stanley Johnson na 2.4 million. At yan nga mga idol, wala pa mang off-season ay parang alam na na gagawin ng Lakers. Napakalaking tulong ni Stanley Johnson mga idol lalo na sa kanilang depensa, panakanaka rin yung kanyang opensa. Kaya kung hindi magiging hibang ang Lakers, ibabalik nga nila itong si Stanley Johnson at possibly bigyan pa ng isa pang kontrata. Pero anyways mga idol, para sa ating panghuling balita ay good news sa team ng Dallas Mavericks. Balita kasi ni Jake Fisher mga idol na sinabi nga daw ni Bronson sa kanyang mga former teammate at sa kanyang current teammate ngayon na babalik nga daw siya sa Dallas Mavericks at done deal na nga daw yung kanyang pagbalik mga idol. At matapos nga yan ng napakaraming rumor about sa ibang mga teams na gusto ngang kunin eto ngang si Bronson. Mukha ngang sasama ang kanilang loob mga idol lalo na ang team ng New York Knicks na binabalak mag-trade ng player para lang makuha itong si Jaylen. Isa na nga lang ang tinatarget ng New York Knicks mga idol ngayong free agency ay nawala pa. Kaya naman siguradong naglulugmok sa kalungkutan ito ang team ng New York Knicks sa balitang ito. Pero anyways mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming yung salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!